siguro yung isang difference nung panahon namin as mm-hmm. as reporters at saka panahon nyo ngayon as reporters is kailangan sinasabi, dapat multimedia reporter ka. Kami noon, basta either print ka, radyo ka, o kaya TV ka. Pero mm-hmm. sa generation nyo ngayon, it's a whole package. Mm-hmm. What does it take to be a multimedia reporter ba? What does it take to be a multimedia reporter? Napaka-loaded ng question, ma'am. Siguro sa aking karanasan lang, sobrang halaga na maging curious sa lahat ng paraan ng pagkakwento. Kasi ang dahilan lang naman kung bakit tayo tumatalon-talon sa iba-ibang medium, ay dahil nandun yung mga tao. Mm-hmm. Diba? Nag-Twitter tayo kasi may tao dyan. Facebook tayo kasi may tao dyan. Kung walang tao dyan, wala naman tayo dyan, diba? Kaya rin tayo pumupunta dyan at sinusubukan nating magkwento sa lingwahe nito, sa YouTube video, sa Facebook, tampok din ang video, sa Twitter din, tampok ang video. Kaya mahalaga na alam natin kung ano yung lingwahe sa bawat isa nito para may pakita nating kwento. Itong kwento na talagang nagnakaw mga Marcos, ang mga buildings ay binili nila sa New York, alam na to ng maraming tao. Pero ang daming tao rin na hindi alam. May bagong henerasyon na hindi alam. At itong mga tao ito, hindi nagbabasa ng dyaryo. Mga tao hindi nanonood ng TV, naniniwala sa fake news. Maipapahiwatig lang natin sa kanila itong kwentong ito na bagaman alam na ng iba, pero kailangan pa rin ulit-ulitin yung pagkakwento. At sa pagpapaulit-ulit ng pagkakwento, mga bagong paraan din ng pagkakwento dapat nating gawin. At sa tingin ko, para maging maayos at saka siguro natututong multimedia reporter, kailangan tayo maging bukas dito sa mga medium na ito.